Ito po ang kanyang load pointer. Ito naman po ang kanyang travel. Yan, papunta dito sa araw. Nandito naman po tayo sa isang sign na turtle. Ayan po, turtle. Turtle sign. Yan, turtle sign po siya. Yan, turtle sign. Ngayon po, kung papansin natin ng turtle, may liig. Ang liig ay pinaka-arrow pointer niya sa bearing degrees na 2 to 5 degrees yung old kamagong na nabali na ng bagyo. At saka dito naman, ang 45 degree yung nakaraan na parang puto na bato dyan na basag na. Tapos sa ulo niya, mayroong hole. Ayan. Itong hole naman na to ay may butas papuntang north. North. Tapos ang direction dyan niya ng west. East dito sa likod niya. Ngayon po, itong papuntang north, kung bubusan niya, matatapon ang tubig dito. Itong north. Ngayon, pansinin natin ang bato na to na nasa north. Bali, isang block po siya. Pangalawa, block-block siya na may mga slice. Dalawang slice. Pangatlong slice. Pagdating dito, matulis po. Ayan siya. So, nagsilbi po siyang arrow pointer. Ngayon, yun ang tinuturo nung mata ng pagong papunta dito sa arrow na to. Ngayon, itong arrow na to, itinuturo tayo doon sa west. So, ibig sabihin, posibleng dito ang dig site sa area na to at sa yung tinuturo nung nagbend na yan na old kamagong. Ayan, dito sa area na to kung saan nagtagpo yung tinuturo ng araw nung pagong at saka yung nagbend na kahoy pati ito yung bato na to. Na ito. Ito dati, hanggang dito lang buhangin. Ito lang yung nakikita. Parang likod siya ng crabs na maliliit dito. May mga crabs yan dito na maliliit. Eh. Pagkahibas na hibas, makikita mo yan siya dito. May crabs na maliliit na bumabaon sa putik. Yung urins ang kagat. May blue ang likod. So, dito siya nakaharap na portion din. So, possible dito ang dig site sa area na to. Kailangan lang i-confirm. Ayan. Dito ang tinuturo ng lahat ng sign na yun. Crabs, yung old kamagong, dito rin nakabend. Yung turtle na yun. At saka yung arrow na yan na may tatlong block ang likod. Dito sa area na to ang tinuturo. Dito. So, yan ang sit dito sa area. Ang mother sign is ang turtle. Ayun.